Okay. Uulitin ko lang po at yung sinabi ko kahapon, yung in-upload ko kahapon na tungkol dun sa calamansi at sa sili kung paano gamitin. Uulitin ko lang po dahil mukhang marami sa inyo ang naguguluhan pa. Ganito lang po yun. Limang sili, limang calamansi, biyakin nyo sa gitna. Sili, kahit ano pong sili, yung mga nagtatanong kung ano rong sili, kung pangsinigang daw ba, ano, kahit anong sili po, para matapos na tayo dito. Kahit na anong sili, limang calamansi, biyakin nyo sa gitna. At yung nagtatanong din po doon na wala daw sila makita sa abroad na kwan na calamansi, nasabi ko rin po yan eh, kung ba, hindi ko lang po maintindihan kung bakit may nag-comment pa uli na kung pwede raw ba yung limon o dayat. Hindi po ba tayo nandyan po yan sa video ko? Yan po ang problema sa atin eh, yan yung tapusin yung video. Tulungan nyo po ang sarili ninyo. Hindi po lahat ay idudol-dol sa inyo, ano po? Nasabi ko na po yan eh, hindi ko lang po alam kung bakit hindi nyo tinapos ang video. Kung interesado po kayo dito sa sinasabi ko, ulit-ulitin nyo po kung hindi nyo maintindihan. Para higit ninyo maintindihan. Ano pa ba ang pwede kong sabihin pa rito? Maliwanag naman ang alam ko eh. Sili, kahit anong sili. Kung walang calamansi, okay, limon, dayap. Okay, basta yun nga, maasim. At ang sinasabi ko po rito, ay sili po yung pinapatanim ko sa inyo kung mayroong pang space. Kung wala naman, okay lang po. As in bunga lang po ang kailangan natin. Okay? Kung wala po kayong space. Ang sinasabi ko lang po, mas maganda sana kung makapagtanim kayo ng puno mismo ng sili para madagdagan nyo rin po ng dahon. Dahon, bunga, parabansi. Pero kung wala naman po ngayon, sinasabi ko, kung wala ngayon pinatubo nyo sili, okay lang, walang problema. Sili lang po. Okay? So, ano pa ba? Yung pang nagsasabi na kung kasama raw ba ang pamilya, opo naman. Kaya ko nga po itinuturo ito kasi buong pamilya po kayo eh. At actually kasama na rin po rito yung mga politikong magnanakaw eh. Para maligtas din po sila. Dahil meron po akong video dyan na kung nagmumura man ako rito, nagagalit ako sa mga magnanakaw ng mga politikong ito, hindi po ako nagagalit doon sa particular na tao. Ang kinagagalitan ko lang po, yung mga masasama nilang ginagawa. So maliwanag po yan. Kaya lahat po kayo ay gusto kong isalba. Hindi po biro ito. Sinasabi ko po sa inyo. Okay. So maliwanag na po yan. Wala na pong kwan. Wala na po siguro maitatanong pa kayo. Lahat ng klaseng sili. Kung pwedeng meron kayong itanim na dahon, ay samahan nyo ng dahon. Pero kung wala naman, sili lang. At yung puno nagtatanong ko kanina kung pwede rin bang bumili pala ng calamansi at kasi hindi pa rin namumunga yung calamansi niya. Wala naman po akong sinabi dyan na magtanim kayo ng calamansi eh. Natural po, bilhin ninyo calamansi nga po eh. Saan man galing yan, puno man ninyo yan o hindi, basta calamansi ang pinag-uusapan po natin. Pakiintindi lang po kasi kung gusto nyo makamaligtas. Okay? Kasi po, andami na pong gumugulo sa utak ko eh. Sobra na po yung pan eh. So, dapat po intindihin nyo rin po yung mga sinasabi rito. Kaya nga, ang sinasabi ko rito, tapusin nyo pong panoorin yung buong video. Okay? At doon naman po sa sinasabi ko dati na may inaantay lang tayong certain period ng numbers numbers ng ating subscriber at meron po akong gagawin at meron mangyayari. Hindi na po natin magagamit yun eh. Unang-una, wala na pong gusto mag-subscribe. Okay na po yun. Wala pong problema. Pangalawa, baka mauna po itong dilobyo na ito na sinasabi ko. So baka hindi na po natin makailangan yun. At hindi na rin po ako maghihingi ng subscribe sa inyo. Kung ayaw po ninyo, wala pong problema. Kung ayaw nyo rin po sundin ito, sinasabi ko, wala rin po ang problema. Pero sinasabi ko lamang po, dito, ay hindi ko po naman matiis na hindi ituro ito sa inyo.
na kung saan ay nagawa ko na rin po ito mga dati doon sa naunang COVID. Hindi ko lang po alam kung COVID pa rin po itong darating na Dilobyo o ano, baka ibahin na nilang pangalan dahil sabi ko nga po, hindi lang respiratory ang titirahin ito, pati rin ang kidney at saka liver ang titirahin ito. So, sana po naging maliwanag na po sa inyo yan. Gusto ko lamang pong ipaalam sa inyo na matagal ko na pong binabanggit itong Dilobyo na ito na sinasabi ko. Kung hindi po ako nagkakamali, nandiyan po 5 months or 4 months ago ko pa po yan sinasabi sa inyo. Yun po kasi ang pakiramdam ko eh. At nasabi ko rin po dyan sa inyo na sadyang mayroong taong binigyan ng talento o binigyan ng kakayanan para makaamoy, makadetect, maging matalas ang pakiramdam. Yun na nga po yung sinasabi ko. Kaya po, naramdaman ko na po yan. Last 4 months ago yata yung sinabi ko. At winawagwagan ko itong. Kaya nga hindi na po ako nagtatapik ng iba eh. Dito na lang po tayo sa Dilobyo nagtatapik dahil nga po gusto ko pong may kasama ako maligtas. Dahil ano naman po ang silbi ko kung nag-iisa na lang ako matira dito sa mundo. Di po ba? So kaya nga po ang kinukuha ko lang po rito doon dahil hinihingi subscribe ninyo para po manotify po kayo kung sakasakaling mayroon po akong emergency na i-discuss tungkol dito sa Dilobyong ito na sinasabi ko. Anyway, ano pa ba? Iniisip ko pa po yung ibang mga tanong pa dyan eh. Yan lamang po, pero kung yun lang po, ano po yung sinabi ko rito, yun po. At noon pong nabanggit ko itong Dilobyong ito, mayroon po kasi din nag-comment na tumigil na raw ako sa kadadaldal at wala naman daw basihan yung sinasabi ko. Tama po. Wala nga po akong basihan kasi ako nga po nagsasalita eh, di po ba? Wala po talaga akong magiging basihan kasi nga po ako lang nakakaramdam noon at ako lamang po ang nagsasalita kaya wala po talagang ebidensya, wala po talagang basihan yung sinasabi ko. Pero papaano na po ito? Kaya nga po nasinundan ko na po itong video ito dahil ngayon po mayroon akong ipapakitang ebidensya sa inyo. At dito ay sisiguraduhin ko sa inyo. Mangingilabot kayo. Dahil bakit papaano ko 4 months ago, 5 months ago ko yung sinasabi ang Dilobyong yan na darating. Papaano ko nalaman yan? Maging ako rin po hindi ko masagot sa sarili ko kung bakit nalalaman ko yung mga ganyan. At sinasabi ko rin po yan dyan sa mga nakaraang video ko. Wala po ako sinabi rito na hindi nagkatotoo. At wala rin po ako sinabi rito na hindi nangyari. Ngayon po ang pakiusap ko na lamang po sa inyo. I-surrender na po ninyo nating lahat ang ating buhay sa ating Panginoon Diyos. Dahil lang siya lamang po ang pwedeng pumigil nito. Wala pong iba. Wala na pang makakapigil. At kaya nga po, mangyari man yon, at least na isurrender na natin ang ating sarili sa ating Panginoong Diyos. So, nakakakuan. Hindi ko maintindihan kung paano ko kayong mailigtas lahat. Pero dahil nga po sa sinasabi ko na yung mga nag-subscribe sa akin, panatilihin yung subaybayan itong mga video ko dahil mga pagkaganitong pagkakataon na mangyari na mag-a-announce ako rito, at least nandyan po kayo. Ang nakakalungkot po nito, 11,000 yung subscriber ko. Yun pong nag-views noong in-upload ko kahapon ay 1,300 lang po. So, ibig sabihin, kung ngayon na mangyayari yung
Yon Dilubyo. Ibig sabihin, 1,300 lang na subscriber ko ang maililigtas ko out of 11,000. Yun po sinasabi ko. At doon po sigurado malulungkot ako. Ang ibig kong sabihin po rito, sinabi ko naman po, di ba, paulit-ulit po, kung may mga pagkakataon po ng mga sinasabi ko rito na akala ninyo hindi seryoso ako or akala ninyo puro kalukuhan lang sinasabi ko, tama po yon. Pero ang hindi po ninyo alam, seryoso na po ako nagsasalita. So, nakakalungkot dahil sabi ko nga kanina, yung 11,000 na subscriber ko, at kung ngayon na nangyari ang dilubyo, 1,003 lang yung makakaligtas. Anyway, wala pong problema yon. Sabi ko nga po, sumunod kayo kay hindi, wala pong problema sa akin. Unang-una, sabi ko nga po, ang may makakaligtas lang dito sa sinasabi ko, gusto ko as much as possible, lahat sana na subscriber ko ay makaligtas. Yan po yung palang na yung nagtatanong, nasagot ko na po kanina, eh, siyempre po, ang sinasabi, wala daw po kasing cellphone yung mga kamag-anak nila. Wala naman silang YouTube channel para mag-subscribe sa channel ko. Okay lang po yun. Turuan po ninyo kung ano po itong sinasabi ko, ituro din po ninyo sa mga kamag-anak nyo. Siyempre sa pamilya ninyo. Yun po. At isa pa po doon yung kung pwede rin ba ulit-ulitin yun, yung sili na yun at makuha yung ano yun, yung pawis or yung kwan po yun eh. Ang tawag po doon, nag-evaporate po yung pagka nagkan kayo sa steamer eh. Yung nandun sa takip. Yun po. Ulit-ulitin nyo lang po hanggang sa makaipon kayo ng marami para sa gamit nyo sa inyong buong pamilya. So, I hope na naipaliwanag ko po yun sa inyo. Pasensya na po kayo kung naninigarilyo ako dahil sobra po akong tensyonado sa totoo lang. Dahil mamaya po ipapakita ko sa inyo na ito na yung totoo, ito na yung sinasabi nung isang nag-comment na ipakita ko raw yung katunayan at tumigil na raw ako sa kadadaldal na wala naman akong katibayan dito sa sinasabi kong dilubyo. Mamaya po. At yan po ay ngayon lang pong araw na ito. 4 hours ago lang po itong balitang ito na mismong yung defense minister ng China. Dati hindi ko pa pinapangalanan yan eh. Ngayon papangalanan ko na kasi nagsalita na po yung Minister, Defense Minister ng China. So China na po. Kaya sa totoo lang po, sobrang lungkot ko. Dahil yung kagustuhan kong mailigtas ko kayong lahat ay mukhang hindi yata mangyayari. Kaya nga kayong may kamag-anak man kayong mga politiko na mga magnanakaw din, uulitin ko lang po, iligtas nyo rin po. Dahil sinasabi ko po rito, hindi ako galit sa particular na tao. Ang kinagagalitan ko lang po, yung mga ginagawa nilang masama at yung mga ginagawa nilang pahirap dito sa ating mga kababayang mahirap. Yun lamang po yun. Wala po akong kinukan dito dahil mapagmahal po ako. Kaya gusto ko po kayo maligtas lahat. Totoo nga ba itong mga pinagsasabi ko? Malalaman po natin mamaya. Dahil iniisip ko pa po kung ano pa pwede ko sabihin sa inyo. Mamaya lang po. At yun nga ang napag-isip-isip ko kanina.
Yung paulit-ulit ko sinasabi rito na subscribe at even though marami naman, kaya lang hindi sapat. Dahil kung tayo lang ang mabubuhay, tayo kahit na kayong lahat na mga subscriber ko mabuhay, hindi rin tayo mabubuhay eh. Dahil tayo-tayo lang, or either kung ako man ang matira na lang, halimbawa hindi nyo sinunod yung sinabi ko at ako nalang matira, mabubuhay ba ako mag-isa? Ay, hindi rin po siguro. Unang-una sa anak ko kukuha ng pagkain ko halimbawa. Bagay, hanggat merong pupuntahan ko lang lahat yung mga budiga ng bigas dyan, may maisaing ako. Kaya lang, ang problema ko ngayon, ako na lang mag-isa. Kaya gusto ko po, dito sa mga naniniwala sa akin, ay mailigtas ko rin po kayo. Ngayon, uulitin ko lang po. Noong mga time na binabanggit ko itong dilubyo na ito, wala pong kaabog-abog, wala pong kaano-ano. Nasambit ko po yan. Dahil yun po ang sinasabi kong naramdaman ko, pakiramdam ko, at yun po eh. Sabi ko nga po, ulitin ko lang ulit. Meron po talagang tao na binigyan ng kapasidad na makapag-detect na matalas ang pakiramdam. Kaya nga yung nag-comment eh, nagsabi nga na sino raw ba ako, Poncio Pilato, na magsasalita ng gano'n na dilubyo na darating? At sino raw ba ako? Ay maliwanag naman po, si Birana po ako eh. Pero kung doon sa pagsasabing na may darating na dilubyo, at dahil ang sinasabi pa niya, patunayan ko at ibigay ko sa kanya ang katunayan na may katibayan ako na talagang may darating na dilubyo. Paano nga po ako makakapagbigay? Ako nga po kasi nagsasalita. Wala naman po pwede ako makunan ng mga balita. Wala naman ako makunan ng kung sino. Ay ngayon po, meron na. 4 hours ago lang po itong balitang ito. Mamaya-maya po maririnig niyo. At mayroon pa akong gustong sabihin kasi sa inyo, kaya kuan. Hindi ba't ang lagi ko pong sinasabi sa inyo na kapag ka mayroon pong taong nagsasalita sa inyo, totoo man o hindi, hanggat hindi kayo napuperwisyo, hanggat wala kayong binabayaran, hanggat hindi kayo apektado, huwag po ninyong baliwalain. Kagaya lamang po nung nag-comment nung sinabi ko pong mag-i-dilove yung darating. At yun nga po ang comment niya na itigil ko na rin yung bunganga ako. Sa halip sana na ang sabihin niya, Lord, kung totoo man po itong sinasabi ni Biranang ito, sana po huwag nang matuloy. Alam po namin, kayo po ang higit na makapangyarihan. Sana po pigilan ninyo, O Lord, kung ano man itong dilubyong darating na sinasabi ni Birana. Dapat po ganun eh. Di po ba? Kaya po nung time na yon, 4 months ago o 5 months ago, ang masakit po talaga sa aking kalooban, kasi at that time wala naman po ako makipakita talagang katibayan doon sa sinasabi ko. Basta sinabi ko lang po yon. Kasi ang paniniwala ko po sa sarili ko, nabigyan lamang po ako ng ganong hindi ko po malaman kung talent ba yon o kapangyarihan yon na makapag-detect ako, maging matalas ang pakiramdam ko. Hindi ko po alam kung anong tawag doon, kung talent po ba yon o ano. Yun po yon. Ganun pa man, binaliwala ko po yon. So ito na po, yung sa mga nag-comment, naitigil ko yung bunga nga ako, dahil wala naman ako ebidensya. Ito na po yung ebidensya ko ngayon. 4 hours ago, naibalita po ito sa UN TV. Ibig sabihin po, ngayon lang po naibalita yan. 4 months ago pa po yung sinasabi ko.
ulitin ko lang po, noong pong dumating yung COVID na yun, anong sinabi ko? May sakuna na darating. Dumating po yung COVID. Ito pong sinasabi kong dilubyo na ito, nadadapa na naman ang buong bansa. Yan po. Hindi pa naman po nangyayari. Ngayon, kung gusto nyo mangyari, di hilingin natin mangyari. Di po ba? Kaya po, ulitin ko lang po yung sinabi ko kanina. I-surrender na po natin ang ating sarili kay Lord, dahil wala na po tayong kasiguraduhan. Even though sigurado ako dito sa mga itinuro ko sa inyo, yan ay kung sundin nyo ng tamang proseso. Hindi ko na po kasalanan kung yan ay hindi tumalab sa inyo. Kaya nga, importante rito, ulit-ulitin yung panuorin ang ipinapaliwanag ko para maintindihan ninyo. Dahil kung itong COVID na ito dumapa lang ang buong mundo, baka ito ngayon hindi lang dadapa, baka malipol tayong lahat. Pero sigurado ako, hindi ako malilipol yan. At itong mga subscriber ko na sumunod doon sa instruction ko, tiyak hindi malilipol yan. Ang problema nito ngayon, napakalakas ng loob nitong defense minister na ito. Pakinggan po ninyo. Papanood ko po sa inyo. Ito po ay 4 hours ago lang. Ha? 4 hours ago lang po ito. So, ibig sabihin, walang kinalaman doon sa 5 months ago pa or 4 months ago pa na sinasabi na dilubyo. Okay. Matindi ang naging tensyon sa pagitan ng Washington at Beijing sa iba't ibang issue sa mga nakalipas na buwan. Kabilang na ang usapin sa Taiwan, territorial disputes sa South China Sea, at maging ang restrictions ni US President Joe Biden sa semiconductor chip exports. Ayon kay China Defense Minister Li Xiangfu, hindi kakayanin ng mundo kung magkakaroon ng gyera sa pagitan ng dalawang bansa. Ginawa nito ang pahayag sa kanyang kauna-unahang major speech mula nang maitalaga sa pwesto. China and the US have different systems and are different in many other ways. However, this should not keep the two sides from seeking common ground and common interests to grow bilateral ties and deepen cooperation. It is undeniable that a severe conflict or confrontation between China and the US will be an unbearable disaster for the world. The unbearable disaster. Minister, Defense Minister ng China ito. Sinabi po niya, unbearable disaster to the whole world. Ang ibig pong sabihin nito, hindi po kakayanin ng buong mundo itong disaster o dilubyo na mangyayari ito. Ha? Tala, ipinahayag din itong ilang bansa ang nagpapaigting. Ulitin po natin. China and the US will be an unbearable disaster for the world. Oh, samantala, maybe unbearable disaster for the whole world. Iyan na po yung sinabi niya. Nakakapangilabot. Dahil 4 months ago ko pa sinabi ito na may darating na dilubyo. At ito, nagbabadya na. Ano mang oras mula ngayon? Ulitin po natin. And common interests to grow bilateral ties and deepen cooperation. It is undeniable that a severe conflict or confrontation between China and the US will be an unbearable disaster for the world. Samantala, ipinahayag din itong ilang bansa ang nagpapaigting ng isang arms race sa Asia. Inaakusahan din ito ang Amerika ng Cold War mentality na nagpapaigting ng banta sa seguridad. Tinanggihan ng Beijing ang request ng Estados Unidos na direktang military talks bilang protesta sa sanction. Tinanggihan na po ng China yung hiling ng Amerika na makipag-dialogo dito sa kanilang mga sundalo. Tinanggihan na. Anong ibig sabihin yan? Ready na itong China na ito. Magpakawala ito.
Ha? Ready na. Kasi kung gusto pa rin na makipag-ayos to, dapat sana tinanggap ng China yung inaalok ng Amerika na mag-negosisyon. Wala na po eh. Tinanggihan na po. Na ipinataw kay General Lee noong 2018 bunsod ng weapons purchases ng China sa Russia. Sa Singapore Summit naman, tinuligsa ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin ang China dahil sa pagtanggi magkaroon ng military discussions. Rio Marbugas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandi. Tumanggi na. Serbisyo publiko ang... Tumanggi na ang China na makipag-dialogo pa sa sundalo ng Amerika at China. Ano ibig sabihin yan? Mangyayari at mangyayari na. Yan sinasabi kong dilubyo yan. Dahil ang sinasabi niya, unbearable disaster for the whole world. Hindi na po kakayanin ng buong mundo itong disaster na itong gagawin natin. Namin. Ito ba ay magsasalita kung wala silang pinanghahawakan, wala silang pinagmamalaki? Hindi po. Katunayan kung nananakot lang to, dapat sana nakipag-usap pa mismong Amerika na ang halos lumuhod na, na para makipag-ayos dito sa China. Pero tinanggihan na nga po eh. Gagawin ba ng Amerika yan na halos luluhod na sila? Hindi po gagawin yan dahil mataas ang iri nitong Amerika na ito dahil ang lagi nilang pinagmamalaki is yung sila ang pinaka tawag ito kumbaga walang tatalo sa kanila sa mga equipment nila. Ay ang problema nga ito, yung panglaban ng China, hindi nga po mga kung anong mga tangke dyan eh. Ang panglaban nga po nitong China na ito, virus na eh. Kaya nga sinasabi na unbearable, hindi na makakayanan. For the whole world, sa buong mundo, ang disaster na ito. Maliwanag po yan. So, gusto ko pong ulitin ulit sa inyo. Ang aming pinahahalagahan. Trace sa Asia. Yan. Inaakusahan. To be an unbearable disaster. Yeah, yan ha. And deepen cooperation. It is undeniable that a severe conflict or confrontation between China and the U.S. will be an unbearable disaster for the world. Unbearable disaster for the whole world. Okay? Ngayon, doon sa nag-comment dati sa akin nung sinasabi ko yung dilubyo na darating na nasaan yung katibayan ko, ayan na po. Four hours ago lang po yan. Yan balitang yan sa UNTV. So, ngayon, gumagawa lang ba ako ng kwan? Doon sa pagsasabi ko may darating na dilubyo, gawa-gawa ako lang ba yun? Nananakot lang ba ako noon? Hindi po. Wala po akong dahilan para manakot. Bakit naman ako mananakot? Oh, ito na po ang dahil ang yan na po yung katibayan. So ngayon, ulitin ko lang po ah. Ulitin ko lang po sa inyo. Maging ako po sa sarili ko, hindi po ako naniniwala sa sarili ko. At lalo nga nagtataka ako sa sarili ko kung bakit pag may lumabas sa bibig ko, nangyayari at pwedeng mangyari. Maging ako rin po nagtataka ako sa sarili ko. Yan po ang tanong dyan. Pero kung nasusubaybayan po ninyo,
nasubaybayan po ninyo yung mga ibang video ko dyan na yung sinasabi kong napaka-imposibleng mangyari na nabuhay pa ako pagkatapos kong mamatay ng isang linggo. Nabuhay pa ako. Napaka-imposible. So, sino ang maniniwala doon? Walang maniniwala eh. Sabi ko na maging ako. Hindi ako naniniwala doon sa sinasabi ko mismo. Pero bakit nga po nangyayari? At pwedeng mangyari. Kaya siguro, pagka nagdadapaan na yung ating mga kababayan, hahanapin nila itong channel ko at saka sila magsusubscribe na hindi na pwedeng gumana itong YouTube channel ko. Saka lang sila magsusubscribe pagka hindi na, wala na silang maririnig sa akin. Dahil pa ulit-ulit ko naman po sinasabi rito eh. Ito pong YouTube channel ko, ako nga po yung kakaibang nga vlogger eh. Kung vlogger man ako maikonsidera. Ako po yung paulit-ulit na nagsasabi rito. Hindi ko po kailangan ang pira dito sa YouTube channel ko. At lalong sinabi ko rin po dyan na hindi ko po alam na mayroon palang kinikita sa ganito. Kaya ko lang po nakapag-open ng YouTube channel noong panahon ng COVID na yon. At nung panahon nung sinasabi kong may darating na sakuna. Pero yung sasabihin yung pagkakakitaan ko itong YouTube channel ko, hindi po eh. At paulit-ulit ko pong sinasabi dyan. Hindi ko po kailanman kailangan ng pira. Dahil na sinasabi ko rin po, nandito na po sa akin lahat. Wala na po akong hahanapin pa. Okay, may iba naman tayo ng usapan. Kaya paulit-ulit ko rin po sinasabi, dito sa mga politiko na walang habas kung magnakaw sa kabanang bayan, at ang pinapahirapan nila ay itong ating mga kababayang mahihirap. Kasi alam ko po, hindi nyo pakikinabangin yan eh. Hinding-hindi nyo po pakikinabangin yung mga kinulimbat ninyong yan. Kaya paulit-ulit po yung bunga ng akong pagsasabi ng ganyan. Nakawin nyo, sige, okay. Pero tulungan ninyo itong ating mga kababayang mahirap para sa ganun ay maranasan man lang nila mamuhay kahit papaano ng kumain ng kumpleto. Kumain ng tatlong bisis sa isang araw. Yun po eh. Kahit gaano kayo kayaman, itong pakakawalan na virus na ito na sinasabi na mismo ng defense minister na ito na unbearable, hindi nakakayanin ng buong mundo ang disaster na ito. See? Hindi kayo mabubuhay. Kaya ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo, yung mga kinulimbat ninyo, iparanas nyo ng ipakain dito sa ating mga mahihirap na kababayan. Not unless kung yan talaga ang gagawin ninyo, sumunod kayo dito sa sinasabi ko. Mabubuhay kayo. Bakit? Kasi ituturo ko sa inyong lahat. Pero hindi kayo maniniwala kasi mayayaman kayo eh. Ang lalaki ng pira niya, hindi kayo maniniwala dito sa kalamansi at sa kasili. Tiyak yan. Kaya siguradong malilipol kayong lahat. Kasi alam ko, hindi niyo susundin yung ituturo ko. Darating ang araw, hindi ko gustong makilala ng buong mundo. Pero darating ang araw, makikilala ninyo ako. Baka doon pa lang kayo mag-subscribe sa akin.
Pagka siguro nakikita nyo na ako dyan, na kinakausap na ng lahat ng mga presidente ng mga bansang itong maaapektuhan, makasabihin nyo, nasaan na ba yung YouTube channel Liberana at magsusubscribe na ako? Baka yun ang sasabihin nyo. Pero wala na po yun. Huli na po yun. Walang makakapagligtas, sinasabi ko, sa inyo. Alam nyo ang makakapagligtas lang sa inyo? Si Lord lang ang makakapagligtas sa inyo. At saka ako mismo. Yun ang tahas ang sasabihin ko sa inyo. Dahil ako ang nakakaalam kung paano ko sasalagin yung mga virus na yan. Si Lord lang ang pwedeng makapagligtas sa inyo. Pangalawa ako. Tingnan ko. Tingnan natin. Huwag nyo tsundin to sinasabi ko. Itong mga subscriber kong mga marasado, huwag na nga ninyong sundin to. Kasi unang-una, kung naniniwala talaga kayo, kaya ang buong akala ko, nag-subscribe kayo sa akin, may tiwala kayo sa akin. Wala pala. Oh, so, kung sino lang yung may tiwala sa akin, sisiguraduhin ko sa inyo, yan ang mananatiling nakatayo. Kasi paulit-ulit ko sinasabi yan. 4 months, 5 months ago ko sinabi yan. Pero sa halip nga na magsabi na Lord, sana huwag na magkatotoo itong sinasabi ni Birana. Dapat ganun sana eh. Pero hindi, babatikusin niyo pa ako. Tingnan natin. Magsasalita ba ito? Matagal na eh, itong sinasabi ko. Mas matindi ang virus na pakakawalan nito kaysa dyan sa COVID na yan. Kaya yung mga kayamanan nito, mga politiko ito, at itong mga smuggler na ito, wala yan. Saan pa kayo magpapagamot? Kung pati lahat ng mga doktor tinamaan na, sige nga, saan pa kayo magpapagamot? Minsan mag-isip-isip rin po tayo. Matagal ko nang pinapaalala ito sa inyo. Na dapat lahat ng mga sinasabi ng mga tao, kapanipaniwala man yan o hindi, i-consider nyo pa rin totoo. Kahit hindi totoo. Bakit? Kasi hindi naman kayo pinapabayad. Kagaya ko, nagsasabi ako, may darating na dilubyo at alam ko ang pwedeng panangga ng dilubyong yan. Humingi ba ako ng kahit na sintabo sa inyo, nakapalit nung itinuturo ko sa inyo? Hindi ba't wala? At paulit-ulit ko rin po sinasabi kasi dyan, hindi ko po kailangan kailanman ang pira. Hindi po. Nandito na po sa akin lahat. Walit-ulit ko po sinasabi yan. Kaya wala po akong kailangan sa buhay ko. Ngayon, iisa lang po ang sasabihin natin. Iisa lang po ang gagawin natin. Dalawa pala ang gagawin natin. Ninyo. Una, humingi na kayo ng kapatawaran sa ating Panginoon Diyos. Isurrender nyo na ang sarili nyo sa Kanya. Ipaubaya nyo na sa Kanya lahat ng desisyon para sa inyo. Para sa atin lahat. Yun lamang po. Dapat maging paintim sa inyong mga puso ang paghingi ng tulong sa Kanya. Pangalawa na lang po ako. Dahil hindi po ako Diyos. Ang pagkakaalam ko lang sa sarili ko,
pinag-aralan ko lang po kung bakit nakakapagbigay ako ng napakasimpleng pagtuturo. Tingnan nyo, yung COVID na yan. Tingnan nyo, ang naituro ko lang, usbong lang ng sampalok, malilibre ka na. At wala ako natandaan na subscriber ko na tinuruan ko na tinablan ng COVID. Pero, itong mga mayaman, sino ba yung kwan? Sino ba yung, nalimutan ko yung naging host ni Willie Rebillan na tinamaan ng COVID, na lahat ng mga naipundar niya naubos doon sa pagpapagamot niya sa COVID? Hindi lang yan, humingi pa ng tulong kay Rapitol po para madagdagan, para makalabas siya doon sa hospital. Dahil kung hindi ako nagkakamali, ilang milyon yun yung binayaran sa hospital. Dahil nga, kaya nga itinuro ko ito dito sa aking mga kababayan, alam kong mamahihirap din to. Alam kong hindi nila kaya magpa-hospital. Kaya bago pa lang dubating o bago pa lang nilang ma-absorb yung virus na yan, kaya itinuturo ko na para hindi na tumalab sa kanya, sa kanila. At hindi po kan ito. Hindi po orasyon ito. Natural method po itong itinuturo po, na kung saan po ay talaga namang ito ang totoong makakapagpalibre, makalibre kayo dito. Oh. Ngayon, magpaswab ka lang nung panahon ng COVID, magkano? Hindi ba 2,500? 3,500? Kaya nga po, yung unang COVID na yan, negosyo. Ha? Negosyo. Yan yung negosyo, yung virus na negosyo. Ito, naghalo. Negosyo at kasakiman. Yan. Walang gustong pumunta sa mababa. Gusto lahat matataas. Kasakiman at kapraydan. Yan. Ang hindi ko lang malaman din kung bakit pinapayagan pa ng ating Panginoon na mabuhay itong mga sakim at mga traidor ng mga taon to. Pero sabi ko nga eh, ang Diyos ay pag-ibig. Gaano ka man kasama, hahayaan ka niya at saka ka nalang magbabayad pagdating mo doon. At pagbabayaran mo yan sa pamamagitan ng pagsunog ng kaluluwa mo. Kaya dito sa lupa, hinahayaan niya na maging demonyo ka. Kaya ito ngayon ang nangyayari. Itong mga demonyong ito na walang kakontentuhan sa mga sarili nila, yan ang mga nangyayari. Isa rin itong Amerika na ito. Ang hindi ko maintindihan, kung bakit panghimasukan pa nila na samantalang mayroon naman tayong sariling soberenya na hindi na dapat panghimasukan. Ayan. Isa yan mga paglalagay-lagay ng mga idka-idka na yan. Kaya dyan na. Kaya hindi na nga pumayag ang military ng China na makipag-usap sa mga militar sa militar. Dahil decidido silang makipag-gira. At ang gira na gagamitin nila, hindi para makipagbarilan, hindi para makipagbombahan. Kundi ang gagamitin nila, hindi lang nila padadapain ang buong mundo. Total may ko na sila eh. Mayroon na silang napatunayan eh. Diyan sa COVID na yan eh. Napatunayan nila na buong mundo na paralisa. How much more ito na pinag-aralan pa ng gusto?
niluto pa nila ng husto. Oh. Di malilipol kayong lahat. Ay, doon nga po pala sa nagtanong sa akin na kung virus daw ba ang ginagawa niya, hindi raw ba sila mababirus din kasi sila ang gumagawa. Hindi po, madam or sir. Sila nga po ang gumagawa ng virus eh. Ibig pong sabihin, meron po silang protection, meron po silang in-injection sa katawan nila na hindi sila tatamaan ng ginawa lang virus. Yun po ang sagot doon. So sana po maging maliwanag na po yung nagtanong sa akin ng ganyan. Natural silang gumawa, di alam nila kung paano nilang protektahan yung sarili nila. Kaya hindi po. Ngayon nakakasiguro ba ako rito sa YouTube channel ko nito na hindi ipapatik daw nito? Wala pong kasiguraduhan nito. Marami pa sana kayong dapat matutunan sa akin kung talagang nandyan na. Kasi sa totoo lang, bagamat yung itinuro ko na yan ay talaga namang maximum ko na yan, ay hindi pa po natin talaga alam kung ito makikisaw-saw pa itong North Korea na ito. Dahil ang Korea, North Korea, hindi po virus, lason na po. Sila ang mayroong chemical weapon na pwede lang i-switch lang yan. Sumabog yan, buong mundo malalason. So ngayon alam nyo na. At ngayon alam nyo na rin na kapag ka nagsalita ako rito, nagiging totoo at nagkakatotoo. So iniisip ko pa po kung ano pa yung mga dapat kong sagutin sa mga nagtanong. So palagay ko naman po ay naipaliwanag ko naman po mabuti sa inyo. Siguro, pero bago ako magtapos, okay. Limang kalamansi, hiwain sa gitna. Limang sili, huwag nang hiwain. Either mapapulaman yan o mapagreen na sili. Ilagay yan sa steamer. Hayaan kumukulo yung tubig noon hanggang sa makapag-produce, mag-evaporate yung kung tinatawag nilang pawis. Yun ang itaktak nyo sa isang lalagyanan. Dapat ulitin nyo, itaktak ulit nyo, ulitin nyo, itaktak nyo hanggang sa makaipong kayo ng tubig ng nag-evaporate na yun or pawis na yun at ilagay nyo sa isang bute. At yun ang gagamitin nyo. Lumabas kayo ng bahay, either kung meron kayong pang spray, ilagay nyo sa spray nyo lang sa bibig ninyo. Kasi hindi naman po nakakalason yun, kahit malunok ninyo yun eh. Oo. At wala po, hindi ko pa po tuturuan na para malason kayo. Hindi po, huwag kayo mag-alala doon, hindi po nakakalason yan. Pero sana po maging maliwanag na. At sa mga subscriber ko po, bagamat yung mga iba malasado, ay pakaingat po kayo at sana mapanood nyo na yung kahapong uploaded video ko at saka ito ngayon. Dahil si Lord lang po ang pwedeng makapagpigil nitong dilubyong ito o disaster na darating nito. At kung nandiyan na po, talaga hindi mapipigilan at mangyayari, yun naman pong itinuro ni Birana ang gawin ninyo sa inyong buong pamilya para hindi po kayo tablan ng kahit na anong pakawalan nilang virus na yan. So, nasabi ko na rin po doon sa mga nakakapanood ng video ko na mga hindi nag-subscribe. Kaya ko po sinasabi dati sa inyo na yung mapalad ang hindi nakakakilala sa akin. Dahil nga po, at least wala kayong ibang iniisip dahil hindi nga nyo ako nakilala, di ba?
kaysa makilala niyo ako na itinuturo ko sa inyo, binaliwala niyo, yun yung sinasabi kong mamalasing kayo. Yun po yun. Kaya hindi ko po kayo sinusumpa, hindi po. Sinasabi ko lang po yung totoo. So maraming maraming salamat po at pasensya na po at hindi na ako nakapagbati sa inyo. Wala po talaga ako sa mood ko dahil sobra po ako nalungkot, sobra po ako nag-alala dito sa aking mga followers na naniniwala sa akin kung sakalit dumating nga itong dilubyong ito. Anyway, at ugaliin po ninyo na abangan yung mga ibang gagawin ko pang video hindi pa isasara itong YouTube channel ko nito. Kaya nga po doon sa John Berana Vlog, mag-subscribe pa rin po kayo doon para mawala man itong Berana Live Studio TV, mayroon pa rin po tayong ugdayan. So maraming maraming salamat po.